mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming pangarap sa buhay at gusto nyo kaagad-agad po ito ay matutupad. Marami po tayong mga pamamaraan para matupad po yung mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Kaya huwag nyo na po itong patagalin pa kasi marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para kung halimbawang ang ating swerte ay darating ng 2010. O, baby, ngayon 2020 ay i-achieve na po natin yan. Kumbaga, huwag na natin patagalin pa. Eh, may mga kakayahan naman tayo or meron tayong kaalaman para po mabilis nating ma-achieve ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Basta may kailangan lamang po tayong gawin. Kailangan na itaos inyo pong puso at may lubos po kayong paniniwala. Kung kayo pa may alinlangan sa ganitong pamamaraan, ay nako, huwag niyo po itong tatangkain gawin. Pero kung kayo ay naniniwala, ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Subukan niyo po itong gawin. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ay siya'y gawin nyo na po ito. Isulat nyo sa isang yellow pad or sa isang malinis na typewriting ang lahat ng mga pangarap nyo. Ultimo nung bata pa kayo, isulat nyo po yan, ma-achieve nyo po yan mga bossing. At pagkatapos po nito, kailangan walang gamit na sana. Ang pagsusulat ay kailangan ay date po muna sa itaas, pagtapos tunay ninyong pangalan at ipilido, pagtapos ay kuwet, pagkatapos lahat ng mga pangarap po ninyo. Ultimo nung pinanganak po kayo at kayo po may pangarap na, isulat nyo po yan dyan. Maa-achieve nyo pa rin yan habang may buhay ay may pag-asa mga bossing. Ang pinakadulo po ng inyo pong kahilingan ay tunay ninyong pangalan at ipilido, tapos signature na may pataas. Kailangan pataas para tagumpay po tayo. Pagtapos ay lagyan nyo ito ng mga durog na dahon ng laurel. Pagtapos lagyan ng kunting asin. Tapos inyo po yung tiklupin. Pero mga bossing, lagi nyo po tatandaan na sa may silangan po tayo haharap habang ginagawa nyo po yung mga kahilingan po ninyo. Pagkatapos po nyan, matapos yung tiglupin, ilagay nyo po ito sa isang plato. Pagtapos, patungan nyo po ito ng isang kandila. Minumungkahi ko po sa inyo na ang kandila nyo pong gagamitin ay medyo malaki. Or kaya malaki na kandila na kulay berde, dilaw, or kaya po ay orange. Yan po ay tungkol sa pera. Kasi alam ko naman na halos lahat ng mga karamihan ng mga kahilingan po natin ay tungkol po sa pera. May kaugnayan tungkol sa pera. Pero kung halimbawa ang kalusugan naman ang mga hiniling nyo po dito mga bossing, kailangan ay kulay blue at medyo malaki. Halimbawa, pwede nyo rin po itong hilingin mga bossing. Halimbawa, may karamdaman na isa sa mga miyembro ng inyo pong pamilya. Kulay blue po. Kung halimbawa naman kayo po ay naghahanap ng forever at hindi kayo makatagpo ng tunay na pagmamahal at kayo po ay nagkakaedad na at talaga naman kailangan ng tumakbo at baka maiwanan ng biyahe, kailangan po naman natin ay kulay pink na kandila or kaya po ay kulay red. Ayan. Ngayon po, itong mga kandila natin, iba't ibang kulay, ay susulatan ninyo ng inyong tunay na pangalan at ipilido. Bawal po dito yung nickname, mga alias-alias, bawal po yan, hindi po yan tatalab. Kailangan po dito ay tunay na pangalan at ipilido. Pagkatapos po yan, mag-uukol ka ng panalangin. Kung anong hiniling mo doon sa dilaw natin sa yellow paper o sa typewriting, yun din po ang sasabihin nyo po dito sa ating kandila. Lagi nyo po tatandaan kahit anong kulay na kandila yan, or ikaw po ay magsisimba at magsisindi ng kandila, uukulan po muna natin ng panalangin. Kayo po'y bubulong muna sa kandila bago nyo po ito bubuksan. Kumbaga ito po ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Pagkatapos ay pag na-wish nyo na lahat-lahat po dito sa ating kandila, saka nyo po ito sisindihan. Tapos kunyara ito yung papel na tiniklop nyo sa may plato. Doon nyo po sa gitna ipapatong yung ating kandila. Ngayon po mga bossing, alam nyo po ba na napaka-inam kapag po tayo ay magsisindi ng kandila kapag yung sobra-sobrang titindi ng mga pagsubok na dumarating po sa atin para mabilis na magkaroon ng liwanag ang ating pong buhay. Pero kung halimbawa gusto nyo naman din na mabilis matupad kung ano may yung hinihiling nyo,
magbukas po kayo ng kandila. Gamitan nyo po ng kandila kasi ang kandila po yan po ay napakabisang ginagamit din higit sa lahat sa mga gantong pamamaraan sa mga ritual. Ngayon po mga bossing, minumungkahi ko po kayo na malaking kandila inyong gamitin. Tapos araw-araw, pero ang pagsimula po nito ay tuwing Tuesday or Friday. Mamili lamang po kayo ng unang araw nyo na paggawa po ninyo. Tapos araw-araw po ito, petition po ito mga bossing, hanggang sa maubos yung kandila. Dito ka lagi haharap sa may silangan. At pag naubos naman po yung kandila mga bossing, ang gagawin nyo, yung ate pong inanuhan nito, yung pinatungan ninyo na ano, diba, magme-melt po yan, magsisild po yan dyan. Ngayon, kumuha ka po ng isang pwedeng pangsabit or kaya po ay ilagay nyo to sa telang pula or kaya dilaw, berde, orange. Ayan, pagtapos, pwede nyo itong isabit at pwede nyo rin pong ilagay sa isang mataas na lugar. Ako po yung may ganyan, pero nakalagay doon sa cabinet namin kasi meron po kami dito yung sinuot ko nung pangkasal ko, dun ko po siya inipit, nasa mataas po yan lugar. Yung mga pagdating po sa mga damit na pinagbinyagan, or kaya po yung kinasal, yan po kailangan nasa matataas na lugar po yan. May ibig sabihin din po yan mga bossing, huwag nyo po ilalagay sa may baba ng inyong aparador, dapat po yan ay nasa taas, para magtagumpay. Tagumpay po pag nasa taas, tinitingala. Kaya kailangan po, ganun po inyo pong gawin. Kaya kung kayo po ay may gown na kinasal, or kaya yung pinagbinyagan ng inyong mga anak, ay nasa baba, itaas nyo po yan. Hindi po yan maganda sa baba. Kayo po'y laging mamatayin at ganun din ang uri ng magiging pamumuhay po ninyo. Laging nasa baba. Kaya itaas nyo po yan. Yan po ay ilan sa mga magaganda. Kung halimbawa tatanungin nyo po kung kailan po ito itatapon, hayaan nyo lamang po yan dyan hanggang ma-achieve nyo lahat-lahat ang mga wishes po ninyo dyan sa yellow pad or typewriting. Hayaan nyo po lang po yan dyan. Ngayon po mga bossing, basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala habang ikaw ay nananalangin na magmumula po sa inyong pong puso. Kung kayo po yung mananalangin o gagawa ng ganito na basta nyo lang ibinubukas sa inyong pong bibig at parang walang feeling sa pagganap, parang masabi lamang na ikaw yung nakagawa or kaya po habang ikay gumagawa lumilipad ang inyong isipan, hindi rin po yan tatalab. Kailangan po ay damhin nyo po yung inyo pong mga kahilingan. Kailangan taimtim na panalangin para mabilis matupad kung ano man po ang inyong mga hinihiling. Yun lang po guys, salamat po.